Okay na po te. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga viewers dito sa ating BARD Seminar Series. Ito po ay buwanan natin ina-conduct para sa ating mga audience, lalo-lalo na sa ating mga stakeholders, sa ating mga farmers and fisher folks, tsaka yung mga researchers po dyan sa ating, na ating mga partners din. So ngayong umaga po, malugod namin kayong inaanyayahan na makasama at makasama dito sa ating webinar. Ang title po ng ating topic ngayon ay Rice Kung Duck Farming Model for Rice-Based Community. Ang ating pong speaker ay galing sa DARFO2 or sa CBRC. Siya po ay isang senior science specialist doon sa ating DARFO2 at ang kanya pong pangalan ay si Ma'am Gemma Baguno ng DARFO CBRC. Ma'am Gemma? Yes, Ma'am Gemma. Good morning, Ma'am. Ready na po ba kayo sa inyong pa-seminar sa ating sa ngayong araw na ito? Yes po, Ma'am. Sige po. Go ahead, Ma'am. Ma'am, nakikita po yung aking slides? Yes po. Alright, good morning po ulit. Alright, happy and blessed morning sa lahat ng ating mga viewers in today's DABAR webinar series. And I'm so glad to share and present to you one of our region's integrated rice-based farming practices, which entitled Promoting Rice Kung Duck Farming Model to Diversify Incomes and Enhance Climate Resilience of rice-based communities. In rice production, various technologies can be adapted, you know, to attain a more productive and profitable operation. And one of the innovations is the rice-duck integration, which is considered a developmental strategy that may help alleviate our impending food crisis in the Philippines. That is why the project on outscaling of rice-based farming system, the Rice Plus Duck, in open source pump irrigated areas in Ilagan and Tomawini, was implemented through a funding support of the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. So this is an ongoing project with the DABAR with a goal of ensuring a sustainable production and availability of food through crop livestock integration. So the rice duck model showcased in this farming system, you know, is the result of a 2 years study of Dr. Marilu Agaid of the Department of Agriculture Northern Cagayan Experiment Station, with a very convincing results of increasing the net income from up to 520%. So this practice is considered as highly scalable through on-farm. So duck raising is really a very profitable business dito sa ating bansa, no? And kapag in-integrate pa natin yung ating duck sa rice production natin, mas magiging sustainable pa ang income natin or income ng farmers sa both na enterprise. Surely, very advantageous, ano, kapag in-integrate natin ang duck sa rice field, kasi mas magiging lesser yung ating cost of labor in terms of weed management.
kasi hindi na tayo kailangan mag-spray ng herbicides. So, yung our ducks will serve as our weed manager, no, sa ating paddy rice fields. So, wala na tayong masyadong gastos for human labor. Also, we don't need to apply yung ating chemical pesticides, lalo na ang herbicides, o yung molicides, insecticides, and other inorganic fertilizers. Kasi nga, deployed na ang ating mga ducks sa ating rice fields, and then they eat all kinds of insects, weed seeds, yung ating mga newly sprouted na weeds, or old weeds, ano? And especially itong golden apple snails, and yung kanilang mga eggs. So, we eliminated the needs for pesticides and herbicides application. And integration ng ducks ay considered din na eco-friendly kapag, kasi ito, nare-reduce ang emission ng methane due to yung ating scavenging activities po ng ating ducks, ano, sa ating field. Ang pinakamaganda sa lahat, magandang business opportunity po itong sa ating magsasaka ang rice cum duck, dahil ang ducks ay nagsisilbing other sources of income aside from their farming. So, bakit po sa ating project, ginamit natin ang Muscovy ducks? So, why Muscovy ducks? So, Muscovy ducks are usually, ini-integrate natin ang ating Muscovy duck because this is good for both meat and egg production. So, and ito ay very great, mas magandang na substitute for commonly availed meat products because this is considered as budget friendly. So, as compared to sa ating yung chicken meat, mas affordable po yung ating duck meat, mas mura as compared sa ating chicken meat. And very nutritious ito kasi ito po ay very rich in iron and iodine, ano, yung ating duck meat, and mataas po yung kanyang nutritional value. And yung ating duck's eggs are highly preferred po for pastry, mga chefs natin, kasi ito pong ating ducks ay very rich in, yung itlog po ng ating ducks are very rich in albumen. Ito po yung ating white egg, ano. And ito po kasing ating duck eggs, yung white niya malaki po as compared sa ating chicken eggs. So, mas practical on the part of ng ating mga chefs na gamitin in making pastries. And aside from that, mas matagal yung shelf life ng ating duck eggs kasi mas thicker ang kanyang eggshell. And ang ating Muscovy ducks can lay 16 eggs, no? In average, pero pwede kaya niyang hanggang 30 eggs in one sitting. And other Muscovy ducks characteristics, ang ating Muscovy ducks characteristics, mostly they are quiet, ano, hindi sila masyadong maingay, ano, as compared to other kinds of ducks. Ang lifespan nila ay hanggang 8 to 12 years or hanggang 20 years pa. And they talk with their tail, yung ating Muscovy ducks. And semi-nocturnal po sila. And they have excellent they are excellent flying ducks. So magaling po silang mag-fly, yung ating Muscovy ducks. So, sa mallard ducks naman, ito, kinonsider namin ang mallard ducks dito sa ating project. Kasi may mga
cob na gusto mag-malagat. So ito yung ating itik, you know? So ito kasing ating itik, are good only for egg production. So egg tight po yung ating itik. And mabilis and masipag mong itlog ang ating itik. Pero hindi siya masyadong maganda as meat type kasi medyo medium size lang sila, maliit yung kanilang body weight. Umaabot lang yan sa 1.2 to 1.3 kilos yung kanilang pangangatawan. And these ducks are herd after harvest of rice for their food. Then pinapastol sila sa mga yung sa mga bagong aning palay upang makakuha ng kanilang pagkain. Sagana po kasi yung ating newly harvested rice sa mga pagkain ng itik. So ito yung kinakain nila, yung mga nalalaglag na palay, yung golden apple snail, yung bunga ng mga damo or yung bagong sibol na damo, mga maliliit na isda na nandoon sa field, mga insekto at iba pa, no. Kaya mas makakatipid yung ating mga itik growers kung grace nila yung kanilang itik sa rice fields. So yung ating mallard itik or eggs are popularly called itong balot, ano? So itong balot is a fertilized duck eggs na artificially incubated for around 18 days, short for 10 days of hatching kasi yung ating duck is equivalent to 28 days yung kanyang period bago siya mag-hatch. And this results in a partially developed embryo complete with a crunchy but gross-looking beak and feathers. And this is actually considered by many as pasty aphrodisiac. So kaya maraming gustong kumain itong balut. And another is that yung eggs ng ating itik are processed at as itlog na pula. O ito yung tinatawag natin salted red eggs. Popularly eaten along with meat viands or salads. So these are made by fermenting yung ating duck eggs in a mixture of clay, salt, and water for 2 to 3 weeks. And then the eggs are boiled and dyed red, kaya sinabi natin red egg, to increase yung shelf life to over a month. So in this slide, pinapakita natin ang stages ano ng ating duck from egg hanggang sa maging breeder na sila. So from 28 days nag-hatch na, yan na yung egg. 28 days nag-hatch, yan na yung 0 to 15 year old na chicks natin. So itong 0 to 15 day old, ito medyo pwede na natin yan ibenta ano sa labas ng 50 pesos. So marami pong bibili ng 0 to 15 year old na chicks ng labas. And then after a month, yan na yung kwan nila, tsura nila, nagpapalit na yung kanilang mga balahibo para mas na magiging mas malakas na ang kanilang resistensya sa lamig. And then reaching 4 to 5 months, sinasabi na nating dumalaga yung ating ducks, and in 6 months time nangingitlog na ang ating ducks. And at 7 months considered na natin ito sila na breeder stock natin. So this is now our rice cum duck model. Ito na yung process natin or management practices sa ating model. So in our rice duck area, a fence is constructed using a poultry net and poles which is installed outside our rice paddy area. Yung measuring 1,000 square meters. So ito yung area natin doon sa ating demonstration area. Ito yung size ng ating model farm to enclose yung ating rice plants to avoid ducks from
escaping the fields when they are herded. So dito, gumagamit tayo ng bamboo for poles and yung mga poultry nets natin. So doon sa side po, beside the enclosed, yung sa side ng enclosed na 1,000 square meter, we constructed a simple duck shelter. So maliit lang duck shelter surrounded by a nylon fence, ano? Where the ducks are, dito po sila nagre-rest and took refuge from rain, kung uulan, or yung medyo yung kainitan na mainit na, and protection from other animals. And the field should be surrounded ano by protection, by a protection measures to prevent the ducklings from moving outside then the plots, and to avoid other entry of animals in the field. So dito sa rice production area natin, so ang practices natin dito, we followed the 9 key checks recommendation ng ating palay check. 6 system which are in the crop management area of seed quality, units of high quality seeds, land preparation, crop establishment, nutrient management, pest management, water management, and harvest and post-harvest management. So in this, we use the NCRC 480 inbred rice variety. This is a known variety tolerant for drought. Kasi yung area natin is open source farm na yung planning. And high yielding ito with good eating quality. Masarap po yung bigas nito ng NCRC 480. And we assured na yung ating field is well leveled, plowed once and harrowed 3 times at 1 week interval. So the recommended seedling rate for the palay check is 40 kilograms per hectare. So yun po yung sinunod namin using the high quality seeds. And we ensured hill density of 25 hills per square meter. Kasi ito ay manually transplanted with a planting distance of 20 centimeter by 20 centimeter, considering its dry season, yung ating establishment, yung katatapos lang, and to allow yung ating enough space for ducks and to avoid yung damage. And we ensured yung ating 2 to 3 seedlings per hill. So for the irrigation water, we maintained a depth of 10 to 15 centimeter to control weeds. So this water level is regularly checked enough for ducks to swim and walk and make the ducks more efficient, you know, in weed management. So after that, medyo pwedeng i-less na yung kung less na yung weeds, pwede na nating ibaba yung water level from up to 5 centimeter. So for the nutrient management, we use the rice crop manager. The rice crop manager is an online decision support tool developed to provide farmers with key information to manage their fields properly, and this increases their yield. This is a one-page recommendation for fertilizer management, and a printed recommendation is given to the farmer as their guide. And no pesticide is applied dito sa aming practice. Only ducks are used to control weeds, insects, and yung ating golden apple is new. So while transplanted rice is establishing its root system, keep the ducks in a shelter for a week, 5 to 7 days muna.
And then we release 2 to 3 months old ducklings in the field at the rate of 200 heads per hectare 30 days after transplanting. So in this case, since 1,000 square meter yung aming demonstration plots, 20 ducks yung kinamit namin. Then we allow ducklings to graze in the field from 30 duck until the until heading, you know, stage of the rice plant. To avoid yung ating high mortality, the ducklings should only stay 2 to 4 hours, you know, in the rice field in the first 3 to 5 days. And this might need additional care, especially to the effects of weather changes. So for the night, the ducklings need a shelter to find protection in this. And then after this initial week, the duckling can remain from the morning to the evening on the rice paddy, but should not be released anymore on the rice paddy when flowering time has started. So after 2 months of paddy grazing, these ducks are removed from the rice, you know, field, you know. At this stage, ducks are large enough kasi, you know, yung body weight nila is about 2.5 kilograms body weight nila. So, kaya na nilang i-reach or i-consume yung ating rice panicles pag flowering stage na yung ating crops, which could affect yung ating crop yield. So, these ducks can be used for the next cropping season as breeder or can be sold live or cooked as additional income. So, to make our rice duck technology works, we have to consider the following. So, provision of simple duck house with pan. So, dapat meron tayong simple lang naman, hindi naman sophisticated na duck house and pan, you know. We can make use of yung mga recyclable materials in preparing our duck house. Also, pond is very necessary for ducks, you know, for them to regularly bath or serve as their swimming pool kasi gustong-gusto ng ducks ang maligo. So, we can make a bath pool. May mga nakakuan kami na bath pool measuring 3 by 10 meters. So, mababaw lang yung ito ay made of concrete cement. 1 foot lang yung level ng tubig para doon maliligo yung duck, no? And make sure it's always clean. Ito, lalo na kung sineperate na yung natin yung ating ducks, dinala na doon sa farmer's house. So, feeding is also important, ano, sa ating ducks. We supplement ducks food using a mixture of mixed forages, 20% mixed with rice bran, kung ano yung available sa farmer, and ating palay, 50%, and corn na 10%. And in here, we introduce the fermented feed formulation using locally available na ingredients in the farmer's field, like yung ating golden apple steel, nakami sa field yan, and azolla. No? Itong azolla, this was planted in some of the farmer's rice fields and kinukulture din ito sa pans of our cooperators, and yung mga leguminous crops, tinanim na rin ng ating cooperators. So, yung requirements for feed formulation natin is yung ating mixture of golden apple snail, yung ating azolla, and the rice bran.
So this gas is, itong ating golden apple snail kasi is very rich in calcium. Yung aswala naman natin is rich in protein and also the rice bran. So this is, ito yung aming preparation. How are we going to prepare yung ating mixture? So kailangan, buwasan natin mabuti ano, yung ating, kailangan hugasan natin mabuti yung ating azola. Kailangan i-air dry natin para ma-remove yung ating excess water. And then we add 1 kilograms of molasses and 20 liters of water every 1,100 kilograms of harvested azola. And then for doon naman sa ating golden apple snail, we pulverize them. And then i-collect natin yung pulverized na golden apple snail. And then mag-a-add tayo ngayon ng 2 kilograms of molasses for every 1,000 kilograms na harvested. So for the preparation of ng ating mixed feed ration, halimbawa meron tayong breeder stock of 6 heads. Ang requirement dito ay 0.4 kilograms rice bran and azola and 0.06 kilogram of golden apple snail. For the ducklings, ang ating 100 kilograms 100 ducklings at 16 to 30 days, ang requirement dito ay 4.5 kilograms or 45 grams per head of rice bran and azola and 1 kilogram or 10 grams per head na golden apple snail. So for the ducklings at 31 to 60 days, ang ating requirement is 6 kilogram of rice bran and azola and 1 kilogram of golden apple snail. So yung ating relation ng ating fermented feeds for ducks, yung components natin na rice bran, yung azola, yung ating golden apple snail, so total ng kilograms dyan is 50 kilograms. So meron tayong equivalent na protein of 18 to 19% and fiber na 4.53. So comparable doon sa ating mga commercially available feeds for our ducks. And meron tayong mga useful tips ano, doon sa mga gustong talagang mag-endeavor sa ating rice duck farming. Napakahalaga ano, yung housing ma-provide natin ano, to keep ducks from stray animals like yung ating mga dogs and also to keep them warm. And kailangan ng ating regular clipping of wings to control their flying para ma-avoid po yung pagkawalaan ng ating ducks. And very necessary yung pan. Gaya nang sabi ko kanina, as ito kasi yung pan serves as their yung natural habitat po ng ating mga ducks. So this is our comparative production and net return analysis for rice alone and rice cum duck farming system. So dito, kung makikita nyo, doon sa ating input cost sa rice monoculture is meron tayong 16,540. And for the rice with ducks, meron tayong 41,888 pesos. So ano yung mga input cost natin? Ito yung seeds na ginamit natin, fertilizers, mga herbicides, molucides, insecticides, and yung ating duck na 200 heads requirement in hectare. And nandiyan din yung ating low-cost housing and expenses. And then yung ating rice bran for 1 month. Okay, so yun po yung nakapaloob dito sa ating input cost.
So, mas mataas yung ating input ko sa rice with ducks dahil doon sa 200 heads na halaga ng ating ducks. And then for the labor cost, meron, sa rice alone, meron tayong 23,820 pesos as compared sa ating rice duck with 27,600. So, bakit mas mataas in terms of labor yung duck? Kasi dito po pumapasok yung bayad ng ating caretaker kasi doon po sa ating area, binigyan natin ng value yung kailangan kasi bisitahin, i-monitor. Although, ang ginagawa ngayon is yung ating operators na mismo yung tumitingin doon sa field kung okay ba yung mga ducks doon, kung may sapat mo silang pagkain or tubig. Nilagyan natin yung cost kaya mas mataas yung ating labor cost sa ating rice ducks. And doon sa total cost of production natin, we incurred 40,360 sa ating rice alone. And for the rice with ducks, 69,488 pesos. So kung titignan natin yung ating gross income, sa rice with ducks, sa rice alone, we have 67,500 pesos sa ating gross income. And for the rice with ducks, meron tayong 154,200. So, bakit ganun kalaki? Kasi kinuhaan natin yung value ng 200 ducks. Pag binenta na natin yan, after kasi 2 months na inalis natin doon sa field, nag-increase na yung body weight ng ducks. Nagiging hanggang 2.5 kilos na yan. So, may bebenta natin yan at 75,000. Kaya yung nagpalaki sa ating gross income. And then for the net income natin, meron tayong 27,140 pesos for the rice alone as compared to ating rice with ducks na 84,712 pesos. So, for our ROI, meron tayong 67.24% na ROI sa rice alone as compared to ating rice with ducks with 121.91%. So ito pong ating rice duck farming system model. Kikita po natin yung increase in income. Nakita niyo po kanina yung ating cost and return. And we provide employment pag nag-endeavor tayo kasi yung ating farmer, binibisita niya lagi yung duck. So instead na nandun lang siya sa kanyang kabahayan, po-provide tayo ng employment opportunity. And then itong space utilization kasi nandun na in one place na yung ating duck and the rice production. And yung waste utilization natin in terms of yung duck feces, so nagagamit to make the soil become fertile. And then we consume yung chemically free na rice kasi less yung spray ng ating pesticides. And non-polluted environment kasi di tayo nag-aano mag-spray. And of course, yung reduction ng fertilizers and insecticide costs, which redound to a better quality rice grain. So dito po, as a part of our value adding, meron po kaming dinevelop na food products out of ducks. Ano? So we launched and transferred these products to our partner associations as part of their business enterprise. So nilos po natin ito last June, soft launching ng April, and then June, last June we
with Secretary Darn. And then yung ating mga duck food products technology na transferred, ito po yung ating wak-wak ham or yung out of Muscovy duck ito. We have the M-food Tito duck. And then yung shumitik. Shumitik kasi out of itik yung ating shumay. We have the longganitik or longganisa out of itik. We have the dacos. And meron tayong mallard sisig. So ito po yung nakikita naming project outcome. Although naka one season pa lang kami sa aming project, considering na ito ay ongoing, ito po yung nakikita naming project outcome after our project. Yung aming farmers, cooperators, adapted the package of technology on rice duck integration, and we ensured availability and accessibility of affordable duck meat and eggs, and enhancement or yung skills ng ating mga farmer cooperators and their wives in agri-enterprise. And ma-strengthen din yung linkages ng ating farmers, lalo na pag nag-endeavor na sila sa duck, rice duck business. So that ends my presentation, and thank you very much, and God bless. Check, check. So, hello po, ma'am. Napakang ganda po yung mga share po natin. Ano po? So, meron din kami, sir. Actually, may AVP kami o video doon sa ating one of our cooperators. Kung pwede natin i-share sa ating viewers. Kayo na po mag-share, ma'am? Yes, sir. Sige po, please. Thanks. Ako po si Mr. Radio Malvin Garcilian, barangay na po ba sa Marilong Samena. Diyang maging co-operator, modern co-operator ng programa na inutsag ng ito ang outscaling of price-based farming system. Kami po ay merong sariling pump integrated ang duck raising sa rice production. So kinaman lang dito nila ilagay yung kanilang modern site. Nagbibigay sila ng apat na babaeng itik. Ngayon ng last October 2020, ngayon, may 2021 na tayo, meron yung more or less 150 heads. Ngayon ng area sa Malibig area for my Azola production. Ngayon with supplement. Kasi yun naman ang layunin. Yung mapatid ang isa sa production. So, dito sa akin, yung reduction ng kuhon. Kasi dati itong palay po, matuming bulb na area, ang dami ang kuhon talaga. Kasi palaging dinadalong nito ng tubig. Yung problema ko dati yung kuhon. So, bago tinanggal, one week before na na-transplant, ang kuhon nila na pinastol. Na-reduce yung kasi mo maliit na kuhon, inuubos talaga. Ito ba na pulo din yung mga natutira na so yun yung advantage ng tulong itong mga itik natin sa palay. Bukod sa organic fertilizer, yung kanilang ipot, yung mga tao na, nakakatulong talaga sila sa pag-control ng pagtubo ng niche. Kasi meaning, pagka nakakultivate yung pagkita ng mga, maganda yung niche yung maganda yung
makatalo sa mga maninig na magsasabat. Pero ang magiging doon sa kanilang rice production. So, kumita ka natin sa palay mo, na-reduce na yung problema mo sa rates. Ito, dagdagan pa yung organic water doon sa feed mo. May additional income ka pa. But, iba may ato pa ito na yung iklog na galing dun sa mga napakalagay ang tulong sa mga itakaraan hindi naman ang mga pangon wala nga pistres pag nakapapain tayo sa itong mga training sila siya kung para gumawa ng sarili na kids Hello, okay na po. Hello ma, hello sir. Sige na po. So, hello po ulit, good morning. So, dumako na po tayo sa Q&A po natin, ano po ma. So, meron po tayo mga nakuha, naipon po ng mga tanong ma'am sa ating ano po, Facebook, ano po. So, may mga nag-comment, nagtanong. So, ito po yung ilan sa mga tanong. So, unahin po natin, ma'am. Sa ano po, ma'am, gano'ng kadaming duck o ilang duck heads po ang requirement para po sa isang hectare para po sa mga medyo late po dumating. So, nabanggit naman po kanina. So, para lang po sa mga hindi po nakaabot kanina. 200 ducks po yung requirement. So, yun. So, hahapiin lang po nila po yan, ano, kung mas maliit sa isang hektarya po yung kanilang lupain, ano po? Yes. Pero po, kung para makapagsimula ka, so, paano kung 4-5 lang yung alaga nyo po? Kung pwede po ba yun? Pwede din sir, kasi kung halimbawa lima lang, 250 square meter lang yung ikon mo, i-enclose mo para doon. And pwede rin naman na i-graze sila doon sa ating rice area. Yung lima lang. Madali lang naman po magparami ng bus. Kapan sila, mas madali silang paramihin. No? Madali lang. In one cycle, dadami na yung kung nag-start sila sa lima. Ano po ma'am, tawag po dito, given na mas malaki po, ano, malapad yung mallard duck, tama ba? Yung Muscovy pala. Muscovy, yes sir. Opo. Sa yung typical na itik, ano po, hindi po ba ito nakaka-apekto ma'am doon sa distance nung pagtatanim po ng palay? Kasi bangga-banggay niya yan ma'am kapag ano, di ba?
Hindi, so may edad sir. Po ba, may edad dapat pag-i-introduce? Yung 1-month-old na ducks natin, pwede na actually natin i-graze sa ating rice field. So, yun, oh, pwede na. So, hindi naman nakaka, hindi niya babanggain ano, yung ating mga rice plants. So, requirement kasi medyo wider naman po yung spacing natin. Ano po. At saka maliliit pa, by that time, maliliit pa yung body natin. So required po talaga ma'am na sundin yung edad ng bebe ano po, so kailangan yes, isang buwan. Mm-mm-mm. Para po hindi nga maitumba yung tanim na palay. Oo. So yung isa pong pinaka-importante sa system po nito yung edad, tamang edad po nung natin. Tamang edad ng pag-release ng ating rice field. Ano po ma'am? Tawag po dito. Inaano po natin sila sa bukirin, ano po, parang pinakakawalan. Paano po kaya ma'am nakaka-apekto naman yung, syempre, nag-fertilize po tayo ng palay, ano po? So, ilang araw bago sila pwedeng pakawalan ulit-puli sa palayan after po nagsabog ng abono, ma'am? O hindi nagsasabog ng abono po pag sa gantong system ang ginagamit natin? Yung after a week bago natin i-kan ulit sila, i-graze, ano? 5 to 7 days. So, yun po nga, no? So, kailangan isang linggo after para safe po, safe. Safe po sila doon pag nag-apply pa rin. Opo, opo. Ma'am, nasubukan nyo na po ba na instead na muscovy, peking duck ma'am yung ginamit po? Wala sir, hindi pa namin na-try kasi ang problema kasi namin wala kami pang ano to pa source masyado ng peking duck dito sa okay. Opo, kaya at saka yung naisip namin yung Muscovy kasi duck ano. Kanda marami na pong farmers ano na nag-aalaga kasi although hindi lang nila ini-integrate sa rice farming talaga, nag-aalaga na sila sa backyard nila pero hindi nila ini-integrate sa rice farming. So, sanay na sila sa pag-aalaga ng Muscovy. Kaya yun yung in-introduce natin para hindi mahirap alaga. Okay po. So, sa tingin ko po ma'am kasi kaya Muscovy yung ginamit ninyo. So, may kinalaman po siyempre source ano, alternative source ng protein, ano po. Sa tingin niyo po, ma'am, given my ASF ngayon, paano po nakakatulong yung gantong system po para po makakuha po tayo ng ibang, ng ano, alternatibong source po ng protein? So, kaya po kaya nitong punan, ma'am, yung malaking gap ng supply? Yes po, sir. Kasi kung i-outscale talaga magandang farming system ito, pag i-outscale sa mga different na communities ano ito. So kayang-kaya niyang tugunan itong ating crisis po sa meat ano, itong ating duck meat. Kasi sabi ko nga kanina madali pong dumami yung ating ducks. So in one cycle season lang yung ating yung 5 ducks in one cycle season, pwede na siyang maging 70. So, pwede na siyang mag-anak ng up to 70 sa one cycle. Madali po siyang dumami. Kaya, ito nga po, kaya nga in-introduce namin yung mga food products, mga ready-to-eat na food products out of duck. Kasi, syempre, dumadami na yung kanilang mga ducks. So, para ma-icon nila, magkaroon ng additional value din. Yung ating mga food products out of duck. So ito is actually in-enroll na namin. Meron dito sa Ilagan yung anong option na Chenda Ilagan. So Chenda Ilagan, actually nailagay na namin doon para kung may mga gustong mag-avail ng mga products na yun ay available kasi na-connect na namin ito sa isang malaking cooperative na talagang gusto nilang mag-involve dito sa ating
mga products out of that, considering na at sobrang taas na ng karne ng baboy and of yung ating mga poultry meats. So, ma'am, nakakatulong po kaya, ma'am, yung siyempre yung sinusudsud nila yung lupa, no? Yung sa tailoring, ma'am, ng palay, nakakatulong po kaya yun, ma'am? And then yung pagpuksan ng mga insekto, yung sa damo, nakakatulong po kaya ito, ma'am? Oo, sir. Actually, yung itong rice and duck natin, meron tayong a symbiotic relationship ng rice and duck. So, yung ating paddy rice field serves as habitat po for our ducks and yung ating mga insects, snails, and weeds na that thrives, ano, doon sa ating rice fields are sources of food for them. So, in return, yung ating duck feces serve as fertilizer for the rice plant. So, yung kanilang paddling movement, di ba, nagmo-move sila. So, gumagalaw-galaw yung ating rice plant. Ito po ay nagbibigay ng, nagpo-provide ng better air circulation for our plant roots. So, thus, na-improve po yung soil fertility natin sa ating rice. So, beneficial po pala talaga siya, ano po? Mm-mm. Nakakatipid ka na sa herbicide, so insecticide. So, malaking tulong po talaga. Iba pa punta, no? Mahaba pa naman po yung oras, so pwede po tayo magkwentuhan dito. So, may best time po ba, ma'am, para yung pagpapakawala? Kunwari, alas 4 ba ng madaling araw dapat? 7 ng madaling ng umaga? Mga ganun po ba? May best time po ba? Oo, dapat i-con natin ng maaga, as early as 5 a.m. pwede na natin i-grease yung ating mga ducks. Para, kasi ang con din kasi ducks, pag masyadong mainit, hindi na sila masyadong kumakain. Pag mainit, so gusto na nilang sumulong doon sa ating sa shelter na provided sa kanila. So, kailangan mas maaga para mas marami silang makain. Ano, mas magugusog sila doon sa mga insects na kinakain nila sa field. Sige. And sa afternoon naman, yung medyo hindi na siya gaanong mainit, pwede na natin i-grease ulit yung ating mga ducks para kain na naman sila ulit doon sa ating rice field. Ma'am, kunwari, interesado po ako o kung sino man po sa manonood po natin na mag-venture po sa sistemang ito. Saan po kaya, ma'am, dyan sa region natin sa Cagayan or katabing mga regions po natin, pwede po kami lumapit para makakuha po na panimulang stock po na pan-bibe. Bibe po ba yung tamang term? Pato? Yes. Ano po ba yung tamang term? Bibe po. Okay, so dito po sa region po, marami na pong actually nagre-raise ng ducks. So, hindi nga tayo masyadong mahirapan ano, sa supply kung gusto natin mag-duck raising. Pero dito, yung ating kwan kasi, dalawang association, partner association dito sa ating upscaling project, naparami na talaga ng ating cooperators yung kanilang mga ducks. So, pwede na nating i-link yung gustong mag-endeavor sa rice duck doon sa ating associations mismo, yung dalawang associations natin dito sa Tumawini and sa Ilagan. Iling, kasi ayun na rin, dumadami na talaga yung kanilang mga ducks. Sure, ma. And akoan po, pwede din namin i-link sa regional office po sa DARFO2. Kung halimbawa, hindi siya taga-region 2, pwedeng i-link doon sa regional field offices nila kasi definitely mayroon silang mga listings doon kung sino yung mga cooperatives na pwedeng pagpupanan ng box. Yun yung kanilang business. So, ma'am, tapo po dito. So, di... Ito na nga po yung program natin, tumatakbo. Pag-produce po tayo ng 200 heads na bibe para sa isang hektarya, lumaki na, ma'am. So ito po yung
tanong, ano po, ma'am? Meron po ba dyan sa area ninyo or sa mga karatig na area rin po na bibili nung 200 ulo na bebe po na yun? Para, syempre po, maliban naman po doon sa benepisyo po nito doon sa sakahan, di po ba? Maaari po din nating ibenta yung produce po natin, yung mga napalaki nating alaga. Marami, sir. Actually, kinukulang pa nga eh yung buwan ng supply. Oo. Marami pong naghahanap ng... Opo. Marami po. So, mga alaga tayo ng bibi, may bayad pala. Yes, sir. Marami po. Yun nga, yun dahil siguro dito sa masyadong mataas yung ating pork, ano, yung meat and yung sausage chicken meat. Kaya parang na nagsishift na yung iba sa duck meat. Sir. Kaya marami na rin nagkakagusto nitong ating ducks. So hindi po yung ano po. So hindi po magiging problema po yung tagpo nito, yung pagbebenta po natin, kasi usually diyan po nagkaka-problema. Si farmer, nag-produce, tapos naparami po, tapos walang hindi niya nabenta. So sa susunod na season po, hindi na niya susundin ulit 'yun kasi hindi niya mabenta, problema niya pang pagbenta po. So maganda pong balita 'yung sinabi niyo na may mga buyers po na ganyan. So pwede rin siguro, ma'am, yung typical na itik. Kasi naalala ko nung bata po ako, may mga alaga kami na itik. Pinapapastol din sa tawag dito, sa bukid. So pinagkaiba lang po, mas maliit sila. So walang age requirement ng pagpapakawala. Ano po? Hindi katulad sa bibe na lumalaki na po. So pag malaki na, so medyo makakasira na sila kapag pinakawalan po sa palayan. May pinagkaiba po ba sa pagpapalaki ng yung typical na itik kumpara po sa Muscovy? Hindi po ba mas mahirap lagaan? Kasi mas madaming kakainin po yan eh. Parehas lang din ano, in terms of yung sa pag-alaga ng itik doon sa bibe. So parehas lang din yung practices natin. Yun lang, mahapan po yung itik natin. Masyado pong matakaw gusto kain ng kain ng ating mga itik. Kasi yung purpose nga natin sa ating itik is for egg production. So pag hindi kasi natin yan pinakain ng pinakain, parang mag-stop sila mag-lay ng eggs. So yun po, yun lang yung pagkakaiba doon sa Muscovy. So kaya po siguro bibi yung napili nyo sa project. Ano kasi... yung meet yung abul po natin. Ano po? So, yun. Ganda po. Yung sa mga pakain naman po, ma'am, may pinagkain po ba yung ano? Yung azolla and duckweed? Actually, the same family yung duckweed ano, at saka yung azolla. Yung duckweed, medyo malalaki po kasi yun yung nakikita natin sa pan. Yung azolla is maliliit. So, kung maliit siya, kayang-kayang kainin ng ating ducks kasi maliliit lang siya. Pag malalaki kasi, syempre mahirap ang ducks na kakain. Pero the same po na family yung duckweed at saka yung azolla natin na ginagamit. Kaya lang, kung i-chop, pwede naman i-chop yun para kayang kainin ng ating ducks. Kung malalaki, i-chop natin siya para kaya-kaya ng ating ducks. Sala na yung maliliit pa. So, kailangan ang i-chop din natin ng maliliit para di sila mahirapan na kumain din sa ating ducks or asola. Aha. Sa mga ano po kaya, ma'am? Sa mga hindi sanay kumain ng karne ng bibe, ng itik, ano po kaya, ma'am, pinagkaiba sa lasa ng pork po nito? Parang malansa ito eh. Ano po kaya magandang gawin para mawala po yung ano yan? Eh, yung ito, sa amin. May product yung, kayo eh. Oo, meron kami dito sa amin food products para maalis natin yung lansa. Hinahaluan namin ng mga herbs and spices. May mga herbs gaya ng mga rosemary, lemongrass, mga ganun po nilalagay namin para maalis yung lansa. So kapag yung mga developed
products nga natin out of duck is di mo na ma-feel yung malasahan yung or maamoy yung lansa ng ating duck. Ayun, ma'am. So, napapahaba na yung discussion natin. So, last three question po tayo. sa pag-bibreed po ng BW, ma'am, meron po bang ano, ratio ng lalaki sa babae po? At ilang araw po ang pag dito, incubation period po para umapisa? Kasi parang mas malaking itlog nito eh. Baka po mas mahaba ito kumpara po sa manok at itit na 21 days po. Ano po? 28 days po yung ating sa duck po. 28 days. Incubation period niya, 28 days. And then, ano yung question ulit? Yung ratio niya is... Ratio. Oo. Based dito sa recommendation namin sa program namin with livestock, isang lalaki, isang barako at saka apat ng babae ang requirement natin. Yun po, ma'am, ang required. So, base sa discussion nyo kanina, mangingitlog siya ng 16 average. Tama po, ma'am, nakikinig. 16 average, okay. Pero kaya niya hanggang 30. So, kaya niya pisayin yun, ma'am? Dami? Kaya po niya. Pero dito po, yung ibang mga farmers kasi natin, meron na rin silang improvised na incubator. Ano? So, hindi na sila mahirapan sa egg hatching. And marami na rin dito sa lugar namin yung parang pinaparenta, yung dalhin mo lang yung egg mo doon, then incubate nila. Marami na rin pong nag-business ng ganun kasi marami na rin pong ducks kasi dito. So yung temperature na nabanggit niyo sa thermometer, ano, incubator, ma'am, yung temperature po ba yun? Kasi mas makapal ang shell po niya. Hindi po ba yan naiiba? Kasi parang 99 to 101 Fahrenheit po yung standard na incubator po eh. Ganon din po ba ang temperature nun, ma'am? Dun sa ginagamit kasi nating incubator, sir, automatic na yung sa temperature pag pinasok po po. Even yung moisture po. Sir, ma'am, napaparami na po ang tanong ko. Ano po? So, maraming salamat po, ma'am, sa pag-unlock po sa aming imbitasyon at pag-share po ng inyong experience, kalaman po sa napili nating topic. So, huli po, ma'am, napapasalamat po ang Bureau sa inyo pong support sa amin pong webinar. So, sana po sa susunod na mga invitation po namin, ready pa rin po kayo, ma'am. Sana po. So, salamat po sa mga kaalaman na na-share. So, ma'am, hindi ko po may flash yung certificate nyo eh. So, ihabol na lang po namin. Ano po? Okay, wala pong problem, sir. So, maraming po salamat. Ano po? Maraming salamat po, ma'am. So, sa mga susunod po, ano po? Invite po namin kayo. Alam na po namin kung sino invitahin namin tungkol sa usapang bibe. Ano po? Oo, pag natapos siguro itong project, sir, mas maganda pa. Yes, ma'am. I-update po natin po sila pag natapos po natin yung project po ninyo po. Ano, maggawa po tayo ng follow-up po. One season pa lang kasi, sir, eh. So, opo. One season pa lang tayo. Opo. So, muni, ma'am, maraming... na yung opo. Mga ducks. So, maraming salamat po, ma'am. So, bago po matapos, lang po tayo ng konting reminders. So, para po sa mga nagtatanong po ng mga certificate of attendance, so, po-post po kami ng feedback evaluation po matapos po ng stream na ito. So, paalala lang po na paki-double check, triple check po yung spelling po ng pangalan and email address po natin. Ano po? Kasi po, pag may mali po, lalo na po yung email address po natin, so hindi po ninyo marireceive po yung ating certificate po na ipadadala. And then, tawag po. Automatic na rin po yun na masusulat yung pangalan nyo. So, yun nga po, sabi ko nga po, paki-double check para po tama po yung spelling na certificate po na marireceive nyo. And then, para po sa recording po ng seminar po na ito, pwede po kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel at the Bar Official or hanapin nyo lang po, Bureau of Agricultural Research
Then, pakilike para rin po sa mga updates tungkol sa aming mga programs. Huwag niyo pong kalimutan i-like po at or i-follow yung amin pong Facebook page at TABOR Official po ulit. Muli po, nagpapasalamat po kami ng Bureau of Agricultural Research sa inyong pag-tangkilik sa aming webinar. So, muli, maraming salamat po. So, kita-kita po tayo ulit sa susunod na buwan po para sa atin naman pong susunod na webinar. So, magandang tanghali po.